talaga na sabi na, uy, pumunta ako para lang kumain dito, ha? Parang yung gano'n na masabihan ka, tapos foreigner. Na-love din nila yung Tambilawan dahil na Filipino food salos. Hinahanap-hanap na rin, actually naging top of GenSan na rin. I'm Joe Fernandez. I'm Christine Fernandez. And we own the Tambilawan Tumayan Restaurant. Maganda dito sa Soft Sergeant is napaka-varied po ng pwede may offer nito. We're talking about not only local tradition and culture, iba-iba po yan. And ang mga tanawin dito, mga tourist spots, napaka-rami din po. But more importantly, as a local guide, we highlight the cuisine that the region offers. Dito naman sa General Santos City, since it is known as the Tuna Capital of the Philippines, hindi naman surprising na ang hina-highlight ng mga iba't-ibang restaurants dito ay ang local tuna delicacies. Napakasuwerte po ng mga tao dito, not only the Muslim population, because we have a place called Tambilawan Kamayan Restaurant. Other than the fact that it's a non-pork establishment, it's not only Muslim-friendly, but it's also very friendly to Christian customers. Yung bago pa kami dito sa GenSan, non-pork eater talaga kami. So, pag pumunta kami ng GenSan, we're having hard time looking for restaurants na pwede namin kainan na safe talaga. So, sometimes nakikita namin yung mga Muslims na they end up eating sa market lang na which they prefer na Muslim yung nagluto. Kahit hindi siya restaurant, karinderia. Ganun na nangyayari. So, we decided na siguro kailangan natin mag-put up ng kainan na talagang magsasabi natin not just Muslim friendly but halal certified talaga. So, doon nag-start na naisipan namin magtayo ng ganitong restaurant. Ito sa Soft Sergeant, binubuo kami ng iba't ibang tribo. So, when it comes to Maguindanao tribe, may mga pagkain na special sa mga Maguindanao na ini-emphasize patungkol sa halal na pagkain. Ang tao ngayon talagang gusto nilang mag-try ng ibang food. So, alhamdulillah, tulad namin na gustong-gusto namin itong pagkain na to, why not yung ibang tao, di ba? Especially mga Muslim na galing sa ibang bansa. Actually, marami talaga naging kaming customer, mga Arabs, mga Malaysian. Kaya sabi nila, uy, pumunta ako dito, para lang kumain dito, ha? Talaga nakaka-flatter yung mga sinasabi nila sa amin. Kasi nga, pag alam nila na talagang ba, may-ari ng restaurant Muslim, kung non-Muslim man, at least certified halal sila. So, hindi magdadalawang isip yung mga Muslim na brother and sister natin from outside the Philippines na kumain doon kasi nga, alam nila na halal, permissible, at the same time, beneficial siya sa kalusugan natin o sa bawat isa sa atin. Yung dish na ito is yung buntot ng tuna. Gagawin po namin curry with twist. Lalagyan po natin ng palapas. Ito siya ay galing sa Maguindanao na recipe. Magprito na tayo ng tuna buntot. Habang piniprito natin, dapat maging golden brown siya. So saglit lang po yung tuna maluto. 10 to 15 minutes, magiging golden brown siya. Hawuin natin. Saka natin siya gagawing curry. Okay, luto na po yung buntot ng tuna natin. Golden brown na po siya. Alright. Gawa tayo ng curry na, no? So, lalagay na po natin yung garlic oil. Tapos, kasunod na po yung garlic. Sibuyas. Sabay na rin natin yung laurel leaf tsaka suya. So, ilalagay na po natin yung buntot. So, maglalagay tayo ng chili green. So, haluin lang natin. After mahalo, ilalagay na po natin yung unang gata. So, kumulo na po yung ating tuna. Lalagay na po natin yung seasoning, yung curry powder. Then, lalagay na natin yung gulay, yung patatas at carrot. So, antayin natin na lumambot, yung sakto lang. Kumukulo na po, lalagay natin ulit yung ating main ingredient, yung palapa. Yung natin sirang ingredient, itong ating bell pepper. Tapos, lalagay tayo ulit ng onion. Haluin natin ulit. Tikman natin. Okay. Sarap. Yung ating sibuyas. Ito na po ang buntot ng tuna na niluto natin sa curry with palapa. Masaya kami na na-introduce natin ang halal food sa mga Christian.
siguro na-enjoy na rin nila yung food. Siguro dahil masarap talaga yung food. Hinahanap-hanap na rin. Actually, naging top of GenSan na rin na naging popular talaga siya. Not just sa mga Muslims. Na-love din nila yung Tambilawan dahil na Filipino food. So yun talaga yung ano ng Tambilawan is to cater lahat po ng mga Pilipino. Christian or Muslim ka man, or ano ba ang religion mo. It's a Filipino food na pang-Pilipino talaga yung lasa.